Hello guys! Welcome back to my channel. Andito pa rin po tayo sa farm. And today's video, ang atin naman pong pag-uusapan ay tungkol sa mga fungicide. So ano po ba itong fungicide? Ito po yung mga gamot na synthetic din na gamot laban sa mga fungus. Laban sa mga fungus na umaatake sa ating mga halaman. So kung hindi nyo po alam yung fungus or bago pa lang kayo sa paghahalaman, pag nakita nyo po yung dahon na merong parang mga marka-marka, so yun po ay maaring insekto, kain na insekto, or fungus na. So sa papaya po, ayan, mas malimit po sa papaya, maraming klase ng fungus ang sumisira sa papaya, gaya ng pagbabatik-batik, yung paninilaw, tapos mga crown rot na sinasabi. So, sa upo, sa ampalaya, yan, yung mga bigla na lang matutuyo, yan, tapos kung mapapansin nyo, yung mga punla, yung bagong tanim natin, na yung pinakapuno, bigla na lang nagda-dumping off, yung natiklop or natutumba, tapos kita nyo sa may puno, parang biglang natuyo, yan, na dumping off din po yan, na sanhiri ng fungus. So, yan po, ating pag-usapan kung ano yung mga ginagamit namin dito sa farm na pwede nyo ring magamit sa inyong pagpa-farm, or kung magsisimula pa lang kayo mag-farm, pwede nyo itong maging guide, as in, at least may konti na kayong knowledge about sa fungicide. So, stay tuned po! Discuss po natin itong mga fungicide na ginagamit namin dito sa farm. So, una na po, pagka po maliliit pa yung ating tanim, ang ginagamit ko po ay ito. Ayan, fungo-free. So, again, hindi po tayo sponsored or hindi tayo binabayaran sa pag-promote ng mga product na to. Nagkataon lang na ito ay ang ating ginagamit. And pwede rin po kayong humanap na ibang brand, baka may mas mura. Basta ang lagi po nating titingnan yung ating active ingredients. So ito po, ganito ang active ingredients niya is Benomil. Yan, yan po. Tapos meron po tayong tinatawag na systemic at saka contact na fungicide. At saka meron ding copper base na fungicide. So ito pong systemic, ibig sabihin ay papasok siya sa loob ng katawan ng ating halaman para siya mismo yung poprotekta laban sa mga fungus. And yun namang contact, pag inispray mo siya, ay kung sino lamang yung tamaan, yun lamang yung mamamatay. Unlike dito sa systemic na nasa sistema na ng halaman. So ayan po. And next, meron din po tayong mangkozeb, yan, detain. So yan, bale ang ano po niya is mangkozeb. Ito po, bale yung active ingredients niya, yon yung mangkozeb. Ayan po. Ito naman po yung ginagamit natin, ito parang contact din po ito na for prevention naman po ito. So yan po yung ipinapalit natin minsan dito. At ito po, ginagamit ko ito kapag kayong, mas maganda kasing gamitin to kapag yung malimit na nag-uulan, tapos halimbawa kailangan mo na rin mag-insecticide, parang ito na yung gagamitin mo, kasi may parang may kasama na rin tong sticker na tawagin para pag-spray mo, kapit talaga sa halaman. So yan po. And meron din po tayong mga liquid na fungicide. So andito po yung metal probe. Yan, bumili tayo ng metal probe na ang active ingredients niya ay tetraconazole. Saka ito pa, may
carbendazim at saka surfactant at water. So yan po yung mga active ingredients. So nandito po. So ang paggamit ko lang din po nito ay 1 tablespoon sa 16 liters of water. At pwede rin po natin itong ihalo sa insecticide at saka sa foliar. Yan. Maging ito po, pwede rin natin ihalo sa insecticide at saka ito rin. Insecticide and foliar. So yan po. And meron din po tayo na ito, score. Yan, bali nasa 500 ml po yan. Ang active ingredients naman niya is diphenoconazole. So magkaiba po siya. So yun po, hangga't maaari po paggagamit tayo ng ng mga fungicide, dapat po magkaiba yung active ingredients. Kasi di po ba sabi nila dapat hindi ka nag-uulit ng fungicide. So baka po kasi ang mangyari, magkaiba nga yung brand pero parehas naman kayo ng active ingredient, so parang walang kwenta rin, parang hindi ka rin nagpalit ng parang hindi ka rin nagpalit ng fungicide kasi parehas lang na active ingredients. So yun po, kaya mas maganda itanong natin sa agri supply or yun muna ang una ating tanong, yung active ingredients kung parehas ba, para kahit magsalitan kayo. Tapos ako ang ginagawa ko kasi hanggat maaari, dalawang beses lang ako mag ano nito, dalawang beses na magkasunod. Tapos yung iba naman, pwedeng ito or pwede yung iba pa. And yung iba po inaabot pa yata ng apat na beses pagka yung isang ganito. Pero I recommend na hanggat maaari dalawang beses lang. Tapos magpalit ka na lang uli. Salitan kung weekly, kasi ang recommendation dito weekly din eh. Weekly ka mag-spray ng fungicide. So ang ginagawa ko, dalawa na agad yung binibili ko para salitan sila. This week, second week. Ngayon, kung halimbawa nagkataon na wala pa tayong budget, edi ito lang muna. Tapos hanggat maaari, maka dalawang sunod. Tapos hanggat maaari, magawa natin ang paraan na bumili muna ng iba para anti-resistant. Baka kasi kumbaga masanay na, hindi na tumalab pagka laging yon. And meron naman po tayong tinatawag na copper base. Ito naman po yung mga fungicide na hindi mo siya pwedeng lahukan ng mga insecticide at foliar. Dapat po kung mag-spray ka nito ay ano lang, talagang solo mo lang siya gagamitin. Kasi may sinasabi silang reaction. Ano po? So ito po yung dalawa sa ginamit ko. Ang una po ay itong Nordox. Yan. Ito ay recommendation at ng ating kaibigan na si Sir Albert Ross. Shoutout kay Sir Albert Ross. Yan. So nakabili po tayo nito. O ginamit natin sa sili. Ito po ay copper base fungicide. At saka po itong COP. Yan. So, andito po ang nakasulat ay 2 to 6 tablespoon per 16 liter. Tapos andito naman po 1 scoop or 1.5 to 2 scoops per 16 liter na tubig. So yan po. Bale ang price nito nagre-range po sa 300 to 500. Yan. Medyo limot ko na lang, pasensya na kayo. And ito naman, ito, tanda ko pa to, nasa 700, isang kilo. Tapos ito ay, yun nga, 250 grams. So, yun po. Pagbasihan nyo na lang kung saan kayo mas makakatipid, kasi isang kilo naman to, pero parang mas tipid to. Kaya lang, hanggat maaari nga, ay meron din tayong salitan. Tapos ito, ang ginagawa ko nito, once a month. So, parang nangyayari, kung gumamit ako nito, pwedeng ito, first week, second week, third week, tapos ito yung pang fourth week. Yan. So ito naman po, minsan ang ginagawa ko, ini-spray ko lang na, yun nga, spray. Sa knapsack sprayer, or minsan,
ang ginagawa ko ay halo na lang sa abono, sa drenching. So, ang ginagawa ko po yung dalawang tablespoon or minsan isa lang ang ginagawa ko para hindi rin masyadong matapang. Sa 16 liters ng water, ilalagay ko itong 2 tablespoon. Tapos, ihahalo yung abono, tapos yung isang lata ng sardinas, yun yung nilalagay natin sa halaman para medyo tipid na rin sa labor pagka ganun yung sistema natin. Pero minsan, yun nga, ini-spray natin. Depende na rin sa panahon at sa pagkakataon. Kung kailangan mo nang mailagay, so ini-spray natin. Ngayon, kung hindi naman at pwedeng may schedule, so pwedeng ini-schedule natin na sabay na sa abono para isang lagayan na lang ng abono at saka ng fungicide. So, yan po yung mga ginagamit natin na fungicide at ito po ay napakahalaga rin para sa ating pagpa-farming. Dapat po ay alam natin na itong mga fungicide na ito ay napakahalaga para sa ating mga halaman. Dahil pag nagkasakit po ang ating mga halaman, hindi po sila magpuproduce ng magandang bunga, ng magandang ani. At yun, ito po yung isa sa naging dahilan kung bakit yung papaya namin ay nagkasakit. Dahil nga nung una, hindi ako gumagamit ng ganito. Dahil, syempre, baguhan, tapos nakampante ako na yung papaya namin, ang gaganda. Ang gaganda ng dahon, ang gaganda ng katawan, yan, bubulas. Dahil nga noon ay tag-araw pa yung mga panahon na yon. Kaya sabi ko, magaganda tong ating mga papaya. So, hanggang sa nung malalaki na sila, nung may nakita na ako na konting spot, yun na daw pala yung sakit na fungus. Dahil nga hindi naman tayo marunong panahon, first timer pa, at kampante nga, yan. Yun, doon na tayo nakapagsimula na mag-spray nitong score na fungicide. So, anong nangyari po, nung nagsimula na yung sakit na yon, parang nagdire-diretso na dahil nga kumbaga sa bata, hindi sila nabakunahan nung bata pa. Ito yung dapat na ibabakuna mo nung mga bata pa. Dapat sa pagkatanim mo pa lang, masapulan mo na agad ng mga fungicide para may, kumbaga may immunity na sila pagdating ng mga tag-ulan na dyan, dumada po yung maraming sakit. So, yun po, charge to experience ang nangyari. Kaya ito, sa farm namin, yung papaya, magpapalit na muna kami ng ampalaya kasi halos lahat tinamaan ng sakit. So, bawi na lang siguro kami sa susunod na tanim ng papaya. At least, sa susunod na tanim, alam na namin kung ano yung tama at dapat gawin. So, sa inyo rin na nagbabalak na umuwi, halimbawa, galing kayong OFW rin kayo na nagbabalak ng farming, so, i-consider nyo to. So, isa pa kasi sa naging dahilan, kaya nagkaganon, kasi more on organic sana ang plano namin. Pero napagtanto namin na nung nandito na sa field na yung organic hindi mo siya basta-basta magagawa ng commercial. At siguro hindi ko lang alam kung talagang merong nakakagawa ng gantong malawakan ay pure organic. So hindi ko lang din alam, ano, mahirap na magsalita. Pero yun, ito lang yung masasabi ko na about sa paghalaman, hanggat maaari, meron tayong fungicide. Kasi ang alam ko ngayon, may dinedevelop ng mga organic fungicide. Hindi ko pa lang natetesting kung gano'ng kabisa. Kung katulad din talaga nitong mga synthetic na fungicide. So yun, bali, nalimutan ko yata yung pricing. So ito, nasa 200 to 300. Ito ganun din. Siguro, kasi isang kilo to, medyo nalimutan ko na talaga. Nasa mga 500 siguro. Tapos ito, ito nasa 700 ang pagkakatanda ko dito. Tapos ito, nasa 1,300. 500 ml naman siya. So mas mura pa, mas mura na nga to kung tutuusin dahil yung iba 250 ml lang, nasa 1,000 din. Tapos ito, 700. Ayan. Ito, nasa 400 plus. 350 to 400 plus. Ayan. So, yun lang po sa ngayon.
Again, nawa po may natutunan kayo sa video na to about sa fungicide, sa ating paghahalaman. At maraming salamat sa pagsubaybay, sa panonood sa video na to. I hope na may natutunan po kayo kahit konti. Maraming salamat and God bless. To God be the glory. From OFW, sumubok na mag-farming dito sa Pilipinas. Ayon yung lingkod, Arvin Benedicto. God bless!